Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sabalangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sabalangay tayo. Isang mapagpalang araw po mga kabarangay. Ito po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. And welcome sa isa na namang makabuluhang talakayan. Kasama ang ating newest co-host, Cags Marie Formentera Ferrer. Thank you, SK Mai at mga kabarangay sa inyong pagtanggap sa atin. Hayaan po ninyo, sisikapin po natin na magbigay ng higit po sa inyong inaasahan. Marami po tayong pag-uusapan, kaya umpisahan na natin, Cags Butch Serrano. Thanks, Cags Marie. Tama po, ang dami na naman nating pag-uusapan. Parang every week na lang may bagong mga issues na lumalabas mula sa mga bagong COMELEC rules on campaigning. Lahat po yan dito sa barangay tayo. Kaya atin na pong umpisahan para mapag-usapan po natin at mahimay na maayos ang bagong new COMELEC prohibition regarding campaign paraphernalias. In a memorandum dated September 4 to all election officers, the Commission on Elections or COMELEC Executive Director Teopisto L. Nas Jr. said the distribution of campaign materials that contain the name, image, and other identifying symbols of those running for barangay and SK positions. So ang ibig pong sabihin ay during the campaign period, bawal na raw pong mabigay ng campaign items tulad ng t-shirts, fans, ballers, hats or caps, ball pens, umbrellas, handkerchiefs, bags, sun visors, and anything of value. Nagdag pa ng COMELEC, any campaign materials being distributed shall be considered as potentially a vote buying or vote selling scheme. In a public briefing, COMELEC spokesperson Rex Lodianco warned that this may cause the candidate's disqualification and even prohibition to hold public office. Ang mga pinayagan lamang pagdating ng campaign period ay ang mga sumusunod. Number 1, leaflets or flyers not exceeding standard size of 8.5 by 14 inches. Number 2, posters or tarpaulins not bigger than 2 feet by 3 feet. And number 3, banners or streamers not bigger than 3 feet by 8 feet. At hindi lang po yan mga kabarangay, kalakip ng lahat ng pinagbabawal na ito ay supporters distributing campaign materials or paraphernalias are also covered by the prohibition, including those of social media postings. Bawal rin pong magsuot ng t-shirts bearing names and picture of candidates on election day. So mga kagawads, ano po ang masasabi po ninyo dito sa mga bagong prohibition na nilabas ng COMELEC? Thank you, SK Mai. Thank you, Cags Marie, for the information. Alam nyo, pati ako na medyo naguluhan at saka medyo na-intimidate akong i-discuss ito. Sapagkat sa totoo lang, dinidiscuss ng COMELEC yan at itutuloy daw nila yan through a COMELEC and bank resolution. Ibig sabihin, ginagawa na po nila. Yan pong mga pinagbabawal, actually bawal ho yan during the election period ngayon. September 2 or September 3 to October 19. Pero itong bagong resolution ng COMELEC, itong bagong pronouncements ni COMELEC Chairman George Garcia, hanggang campaign period, hanggang election, bawal na po yan. So ano hong ibig sabihin niya? Ang operating word po dito, anything with value, kagaya nga po ng caps, mga sombrero, mga t-shirts, may mga pangalan, kahit walang vote, mayroong pangalan, ganito, ganyan, rilo, o mga pamaypay, anything of value na pinaggastusan ng kandidato, ituturing nilang vote buying sapagkat ibibigay nila sa mga tao yan. So yan ang ipaghimok sa tao na ginastusan ng mga kandidato na may kaagapay na pera. Ha? Anything of value, yan ang operating word. So kung tatanungin nyo po, mga kababayan, mga kabarangay, at lalo-lalo na sa ating mga kandidato, paano kung halimbawa, nagbigay lang ako ng isang lapis at maliit na halaga lang yan at binigay ko sa mga estudyante, meron akong educational something program, bawal ho. Kasi anything with value, mura man o mahal, ikokonsidera ng COMELEC na vote buying, Cags Marie. Talagang ang tindi ng mga restrictions. Alam mo kagawad, Butch,
naisip ko lang, no, eh papaano naman yung mga namimigay ng mga incumbent officials, lalo na ng mga school supplies, dahil nagsisimula na naman po ang mga pasukan. At karagdagan din dito, Kags, meron din kasing mga calendars, mga caps, mga alak na ipinamimigay na may mga mukha din ng kandidato. Kaya lahat po yan ay bawal na po simula ngayong election period up to campaign period ayon po sa ating COMELEC Chairman George Garcia. At bilang paglilino lang din po mga kagawad, ano, kasama na rin po dito sa prohibition ang mga supporters po ng mga kandidato. So hindi na po rin tatalab sa ating COMELEC kapag sinabi po ng isang kandidato na ay hindi po ako ang nagpamigay niyan, mga supporters ko lang po yung nagpamigay niyan. Ganito SK sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia. Halimbawa supporter kita, tumatakbo ang kagawad o kapitan, suot mo yan at ikaw rin ang nag-sponsor niyan. So ikaw nag-distribute. Patatawag nila yon at patatawag nila ang show cause order. Mm-hmm. Madali lang kasi yung show cause order, mapupunta sa kandidato. Kaya yung mga candidates dapat sabihan niyo na yung mga supporters ninyo. Dahil kahit sino pa man yan, kahit sa Facebook post, ang show cause order, kayo ang ipag-i-explain ng COMELEC. Mm-hmm. Bahala na kayong depensahan ang sarili niyo daw pag dumating na kayo sa investigasyon. Maraming salamat po at malinaw na malinaw po yan, Kags Butch. Karagdagan lamang po, the COMELEC also established a formal committee to coordinate with law enforcement to address complaints regarding vote buying and vote selling in the country. Andyan po sa ating screens ang mga hotline numbers na pwede po ninyong tawagan. Ayan, nakikita nyo po sa screens nyo yung mga hotline numbers. Alam mo, Kags Marie, maraming nagre-reklamo dahil daw bakit daw landline. Dahil mahirap daw tumawag, bla bla bla. Eh kasi dati, ang nilagay ng COMELEC mga websites. So nagreklamo tayo, ngayon nagbigay naman siya ng mga landlines. Eh nagreklamo pa rin tayo. Eh ano ba naman ang gagawin pa ng COMELEC? So, yan po muna, siguro sa ngayon, siguro inaayos pa nila. Kasi alam nyo, may kaukulang budget din ang COMELEC na paggastos ng mga telepono na sasagot sa mga reklamo. Kaya siguro, wina-work out pa rin nila. Hindi naman kasi pwedeng, alam nyo, sa laki ng Pilipinas, eh, isang cellphone lang o dalawang cellphone lang ang naandun, eh, kawawa yung sasagot. Eh, kung nasa NCR siya, ang problema, no? North, south, sa mga probinsya. So, hindi ko natin masisisi. In the meantime, siguro landline lang muna. Yan muna ang binigay ni COMELEC Chairman George Garcia para sa mga nais magreklamo. Ito rin ho pala. Marami na kasi daw nagre-reklamo, halimbawa premature campaigning. Marami na pumunta sa COMELEC na maghain ng petition to disqualify, halimbawa overage, halimbawa si SK. Okay? Hindi daw po sabi ng COMELEC doon sa mismo nag-file ng COC ang dapat ihatid nyo ang reklamo ninyo. Sa law department, dumiretso na po kayo. Or mamaya pag-uusapan namin doon yung mga specific offices ng COMELEC para doon kayo maghain ng reklamo. Ito ang masaya din eh. Maghain ka ng reklamo, dati-dati, kailangan mo mag-take ng oath. Under oath po yan, para legal. At ipapanotary nyo. Ha? Under oath or notarize ang inyong reklamo. Ngayon hindi na. Sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, halimbawa, nahuhulihan mo si Butch Sarano na namimigay ng t-shirt o yung supporter niya nagbibigay ng t-shirt, picture niyo na. Ipapadala sa COMELEC, sasabihin namin mamaya o sa mga numbers o sa email address na babanggitin po namin o nandiyan po sa mga screens ninyo, ay papatulan na po ng COMELEC kontrabigay committee. Ayan po, mamaya pag-uusapan natin yung kontrabigay committee. Mm-hmm. Pero papatulan ho yan. Maraming nagsasabi, okay, mamaya lalay mong usapan natin, ano? Pero maraming nagsasabi na, alam mo, legally, hindi pwede yan eh. Ang sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, eh bahala na kayo. Basta depensahan ninyo sarili ninyo. Mm. Pero kakasuhan namin kayo. Kung hindi magustuhan ng investigating committees ang inyong sagot, eh di kulong kayo less than 6 years at may perpetual disqualification kayo. Hindi na kayo makatakbo. Kaya para awan nyo na po, sumundan na lang po tayo. Marami ang nagsasabi
na bakit ganito, tradition daw, mamigay ng t-shirt. Pero ang tagal na po natin sinasabi na sana hindi magastos ang eleksyon, sana hindi lang pang mayaman to, sana hindi lang ganito, ang daming gastos. Eto na, binibigay na ho sa atin ng COMELEC Chairman George Garcia ang ating pong hiling, ang hiling ng bayan na maging fair, balance ang eleksyon. Kaya ang advice namin din sumunod na lang muna tayo sa Commission on Elections, Kags Marie. Tama ka dyan, Kags Butch. Naisip ko lang kagawad, Butch, naaalala ko tuwing election, laging lumalabas yung mga donated by. Paalala lang din po, lahat po ng anything of value ay bawal na po. Kasi yan ang laging dahilan ng mga tumatakbo na hindi kami ang nagpagawa niyan, mga supporters namin, idinonate po sa amin yan. Ngayon po ay bawal na rin po. At ipinaliwanag po yan kanina sa atin ni Kagawad Butch Serrano kung ano po yung mga pupwede lamang po ay naibanggit na rin po namin. Kaya po mamaya mas marami pa po tayong tatalakayin. Yes po. At bago po tayo magtapos sa ating segment na ito, ano, may karagdagang tanong lang po ako mga Kagawad. Ito pong mga prohibitions na ito ay under discussion na po sa COMELEC Unbank. Kung may meron po mga kabarangay tayo na magtatanong na effective na po ba ito o official na po ba ito, ano po ang masasabi natin sa kanila? Based sa pronouncements, sa mga interviews, manuro kayo sa mga news interviews at saka sa COMELEC Facebook page nila, itutuloy daw po nila. Ngayon, of course, bawal po talaga yan. Hindi kayo pwedeng mamigay, election period . Pero matagal pa naman ang campaign period, sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, 100% tuloy po yan. Okay po, maraming salamat po. At mga kabarangay, gaya nga po ng nasabi nila Kagawad kanina, ay marami pa po tayong importanteng pagdidiskusyonan sa ating next na segment. Susunod po, paano na kung may nakita ang taong bayan ng premature campaigning o anumang paglabag sa pinagbabawal ng Commission on Elections, gaya ng vote buying? Paano na nga ba ang tamang proseso para maghain ng complaints? Susunod po lahat ng yan dito sa barangay tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan sa barangay tayo.